This is Lynn again and eto na naman po tayo mag-upload ng bagong vlog. And ang topic po natin ngayon is about sa home credit. Okay, yan. Kasi maraming nagtatanong kung paano nga ba yung proseso. And sa video na to, ituturo ko sa inyo para sa mga kagaya kong entrepreneur and para sa mga customers na nagtatanong kung paano nga ba ang application sa home credit. Munang i-discuss kung paano mag-apply ng home credit ang mga kagaya kong entrepreneur. So, ito po yung mga kakailanganin nating requirements para po may apply siya. Unang-una po, kumpleto po dapat tayo sa ating permits. Diyan po papasok ang ating DTI, Mayor's Permit, BIR, at ang ating pong bank account. Okay, bank account kasi doon po papasok yung ibabayad sa atin ni home credit. Okay, so yan po yung unang-unang kailangan na meron kayo dun sa mga business owners. Okay, yan. So, pag wala po kayo nun, hindi po maipoprocess agad yung partnership ninyo with home credit. Okay. Ang next step po doon, mag-i-schedule po si home credit ng ating training o kaya i-discuss po nila yun sa atin, tuturuan nila tayo kung paano tayo makakapag-process. And at the same time, meron po yung exam. So, sa exam, may mga bumabagsak po. Kaya kailangan, dun sa training na gagawin natin, papakinggan po natin, naalamin po natin lahat-lahat para po, pagdating ng exam, hindi po tayo babagsak. Kasi pag bumagsak po kayo, uulit na naman po kayo or maghihintay kayo ng another batch ng training. Tapos, uulitin lang na mag-exam. So, iwasan po natin yon para walang hassle, diba? And, syempre, kapag pupasado na tayo sa exam natin, ipapasa po lahat ulit ng requirements for evaluation. And then, pag na-approve na po yun ni home credit, magkakaroon naman po tayo ng physical. Okay, so pupunta po tayo sa isang store, halimbawa, doon po sa nag-assist sa atin na manager, meron po sila, example, kami po, Binyan, Laguna po kami. And ang nag-assist po sa aming manager is si Ma'am Jen. Ayan, shoutout po kay Ma'am Jen ng Home Credit. Yan, manager ng Binyan, Laguna branch. And meron po silang branch dito sa may Central Mall. And in-advise po niya kami na mas maganda makita namin actual kung paano mag-process yung kanilang mga staff doon. Okay? Ayun na nga, so pumunta kami sa Central Mall and nagpaturo kami kung paano yung actual na pag-process or pag-assist sa isang kliyente. Ayan, okay. So pag okay na po yun lahat at approve na po lahat, wala nang problema, bibigyan po tayo ng tablet. Ayan, meron po silang ibibigay na tablet sa atin. And yung mga materials, okay, like papasok po dyan yung flyers ni Home Credit katulad po nito. Yan, itong flyers na to, kasama po ito sa ibibigay ni Home Credit once na-approve na yung ating partnership. And meron din po yung kasamang, ito po, welcome kit. Okay, ito po yung mga binibigay natin sa kliyente once na-approve na yung loan nila sa atin. Okay, and then syempre, nandyan yung mga balloons, nandyan yung t-shirt, yan. Kasama po yan lahat sa ibibigay sa atin ng home credit. And masayang-masaya po ako, lalo-lalo na ang Maos, dahil po tayo ay partner na po ng home credit. Ayan. And syempre, ayan po, yung po mga sinabi ko, yun po yung mga kailangan para maging partner po tayo ng home credit. Okay? Yun po yung para sa mga entrepreneur na kagaya namin. Ito naman ang tanong kung paano nga ba mag-apply ng loan sa home credit. So, dito po papasok yung ating mga customers
kung paano nga po ba sila makakapag-apply ng loan or kung ano-ano yung mga requirements na kakailanganin nila. Papasok din dyan yung tubo, yung down payment, yan lahat. So, i-discuss ko yan lahat sa inyo, okay? Gusto mag-avail, unahin natin yung tanong na, ma'am, ano po ba ang requirements ng home credit? Okay, so sa requirements pa lang po, mabilis lang, okay? Kaya po talaga siguro ang daming naghahanap ng o nagre-request ng home credit kasi napakadali lang ng requirements niya, okay? So, unang-una po, dapat meron kayong 2 valid IDs, okay? So, ano-ano nga ba yung mga 2 valid IDs na yan? So, andito po yan sa ating flyers, sa tulong ng ating flyers, okay? Dapat po meron kayong primary IDs o kaya yan yung tinatawag natin ng mga government issues na IDs. Okay, so banggitin ko po ito lahat ha. TIN ID, yan. Postal ID, yung luma or yung bago, okay lang po yun. Basta hindi siya expired, okay? Tapos, UMID ID or yung SSS na bagong ID, driver's license, voter's ID, passport, SSS ID, and PRC ID. Okay, so yan po yung mga primary IDs natin. Yun po yung may mga with address or without address. Okay lang po yun. Basta yun po yung mga primary IDs. Ngayon, ma'am, paano po kung wala ako ng mga IDs na yan? Okay, so meron po tayong tinatawag na secondary IDs. Okay, at least po, base po sa training namin, sa pagkakaintindi ko, much better po na kung wala kang 2 valid IDs or yung 2 primary IDs natin, at least meron kang isang primary ID and secondary IDs. Ano nga ba yung mga secondary IDs, ma'am? So, ang secondary IDs po natin, dyan po papasok yung ating NBI clearance, barangay certificate, mga electricity bills, PhilHealth, Pag-ibig, yung mga mobile internet bills, ganyan. Salary payslip, certificate of employment or bank statement. Okay, so yan po yung mga secondary IDs natin na po pwedeng ipasa sa isang store kung kayo po ay mag-a-apply ng home credit. Okay, so okay na tayo doon sa requirement. Papasok naman tayo doon sa magkano ang down payment. Ayan, okay. So, unang-unang mga tanong yan ng mga customers, di ba? Down payment. Magkano nga ba ang down payment? So, ang down payment po na required ng home credit ay 30% ng ipapurchase yung item. Okay, so ibig sabihin nun, kung halimbawa po, maglalagay tayo ng example. For example po, sa 5,000 pesos ninyo, magle-less tayo ng 30%, magiging 1,500 po ang inyong ita-down payment. Okay, so malinaw po yun, 30% sa ipapurchase ninyong item. Okay. Eh ma'am, magkano naman po ang po pwede naming i-loan? Okay, magkano po? Kasi karaniwan sa ngayon ha, ang mga tanong ng mga kliyente, ma'am, pwede po bang couple helmet? Ma'am, po pwede po na, yun kasi yun yung mga products namin. Ma'am, pwede po ba na isang helmet, isang jacket, isang box? Yan. Po pwede po yun. Pwede po siya kasi ang minimum amount po na po pwede ninyong utangin kay home credit ay 3,000 to 40,000 pesos. Wow! Ang laki niya, 'di ba? Kasi 40,000, napakarami mo nang mabibili noon. Pero syempre, depende 'yon kung gaano kalaki yung income mo na nakikita sa loob ng isang buwan kasi may mga fifilapan tayo kay home credit at doon 'yon malalaman kung approved kang umutang ng ganung kalaki. Okay? And then syempre, ang kasunod natin dito ay yung processing. Okay, so paano nga ba yung processing nito? Okay, sa processing niya, nandun na tayo, may dala-dala na tayong requirements, may dala tayong pang down, nakapili na tayo ng ating ipapurchase na item. So, paano nga ba yung processing nun?
Okay, ang pagpo-process po nun, kailangan po natin, ikaw na mag-a-apply ng loan, kailangan po dala-dala mo yung cellphone mo. Okay, yung cellphone mo na may naka-insert na contact number mo, yung active na contact number mo. And kailangan po, Android po siya. Okay, so sorry po sa mga naka-iOS, medyo maselan po ang iOS, ang ating mga naka-iPhone, naka-Apple. Medyo maselan po yun. So, ang required po ni Home Credit ay ang Android phone. Okay, kasi magda-download po kayo ng, eto po, yan. Ida-download nyo po yan. Home Credit application. And then, para lang din po siyang Facebook, ganyan. Sa-sign up po kayo dyan. Isa-sign up nyo po yung details ninyo, pangalan ninyo, at kung ano pa, etc. Ganun. Pag nakapag-sign up na po kayo dyan, sa amin naman po, okay, kami na po yung magpo-process dun sa aming tablet, at ipapa-approve na po natin yung inyong application loan. Okay, so napakabilis lang. Huwag po kayong mag-alala pagdating dun sa application ng Home Credit, kasi kung halimbawa naman po na wala kayong cellphone na Android, o di kaya yung gamit po ninyo yung lumang cellphone pa na through keypad, wala pong problema yon. Okay? Kasi po, sa amin bilang RA or bilang retailer po, meron din po kaming application na po pwedeng ipagamit sa inyo. Halimbawa po yung tablet namin, po pwede po namin ipagamit yun sa inyo para doon po kayo mag-i-encode ng details ninyo. So, wag po kayong mag-alala. Okay? Okay tayo doon, ha? And then, syempre, ang pinakang tanong talaga. Ito talaga yung pinakang tanong ng mga mangungutang. Kahit naman siguro ako, pag mangungutang ako, ito yung tanong ko. Okay, ma'am, magkano po ba ang interest ng Home Credit? Okay, so dyan po tayo mag-explain kung magkano nga ba ang interest ng Home Credit. Okay, so base po sa aming training, ang tubo po ng Home Credit ay depende sa laki ng uutangin mo. Ayan. Okay. So, halimbawa, example lang po ito. Ano? Kasi kahapon po, may nag-purchase sa amin ng worth 5,000. Okay. So, sa 5,000 pesos niya, ang down payment po niya is 1,500. Ginawa po niyang 2,000. So, ibig sabihin, nilakihan niya yung down payment niya. Tapos, 3,000 na lang yung balance niya sa Home Credit. Pero, magkakaroon po yun ng interest. So, yung interest po nun, depende po sa magiging computation kung ilang months nyo po kukunin. Okay? So, doon naman po papasok yung kung ilang months natin siya po pwedeng i-avail. So, pwede po tayong mag 6 months, 9 months, and 12 months. Okay? So, yan po yung pinakang bracket na talagang ina-advise namin sa kliyente. Lalong-lalo na po yung 9 and 12. Kasi meron po tayong tinatawag na gift payment. Okay? Yung gift payment po na yan, yan yung sinasabi natin na good payer ka. Okay? So, halimbawa, within 11 months, halimbawa po, ang kinuha niyong plan is for 12 months. And then, yung hulog ninyo buwan-buwan na, halimbawa, pagpalagay na natin na 1,500, yung hulog ninyo buwan-buwan na 1,500, walang palya, talagang sumusunod kayo sa date, yung pang 12 months ninyo na uhulugan, magiging free na siya. Okay? So, malaking bagay yun. Kung halimbawa, 1,500 yung uhulugan mo for 12 months, yung pang 12 months mo, free na siya. Okay? So, ibig sabihin po, pasok na siya. Okay? Makakatulong na siya para dun po sa mga customers natin or sa mga clients natin na hindi kakayanin ng cash, at least sa Home Credit, hindi ka mabibigla or kaya mo siyang utay-utayin. Okay? Ilang taon ba yung mga pwedeng mag-apply ng Home Credit? So, ang bracket po ng age na pwede mag-apply is 18 to 68 years old. Okay, so yan yung nakalagay dito sa general conditions ng Home Credit. Okay, so yun lang naman. Tapos, syempre, kailangan meron kayong mga reference. Okay, so yung mga kakilalang tao, pamilya, asawa, kapatid, na po pwede nyong ilagay sa pag-fill up ng form once na mag-a-apply po tayo. Ang
approval po ng Home Credit, sa totoo lang, napakabilis lang. 1 minute. 1 minute approve ka na. Okay. So, yun yung tinatawag na pag na-process na natin dun sa ating tablet. Okay, naka-encode na lahat. Diyan, pag sinend natin yung for evaluation mo, makikita mo kaagad dun kung approve ka o hindi. So, yun po yun. Sino-sino po yung po pwedeng ma-reject or hindi ma-approve dito sa Home Credit? Okay, so ito po yung tinatawag natin na, halimbawa po ako, meron pa po akong previous na binabayaran sa Home Credit. Hindi ka pa po pwedeng mag-apply ng another loan. So, kailangan pong tapusin mo muna yung previous loan mo bago ka mag-apply. Okay? So, pangalawa, so syempre, kailangan honest po tayo. Honest tayo sa pagpaprocess or din sa paglalagay ng mga detalye natin. At saka, syempre, hindi peke yung ilalagay natin or ipapasa natin na requirements like yung mga IDs natin. Ano-ano nga ba yung mga items natin na po pwedeng i-loan sa Home Credit? Ang po pwede po nating i-loan ay lahat. Okay, so ayan, nakakatuwa yun. Kasi lahat ng products natin, lahat ng makikita nyo sa store, kahit sa ang store, okay, na ganito, katulad namin ng mga helmet safety gears, kung ano man pong nakikita ninyo sa loob ng shop, lahat po yan po pwede ninyong i-avail. Ultimo mask, gloves, helmet, jackets, pants, box, yan, lahat po yan po pwede. Pero, up to 4 bundle lang po. So, ibig sabihin, 4 na bundle. Kung halimbawa, isang helmet or dalawang helmet. Kung halimbawa po, couple helmet ang kukunin nyo. Halimbawa, couple po kayo. And then, isang design lang po yung helmet na kukunin nyo. Count as 1 lang din po yun. Okay. Then, pwede kayong mag-bundle ng another item. Jacket. Yan, pwede po yun. And then, another item na naman, box. Yan, pwede hanggang 4 lang po. So, yun po yung mga po pwede nyong kunin na items kung sakaling gusto nyo mag-loan ng Home Credit. So, yun lang po. Sana po nakatulong ang video na to para sa mga kagaya kong homeowner. Ay, homeowner? Ba't homeowner? Home Credit kasi yun lamang po. Sana po nakatulong ang video ko na to para sa mga kagaya kong entrepreneur na gusto maging partner ng Home Credit. And para sa mga clients o sa mga customers na nagtatanong or walang idea kung paano mag-apply ng loan sa Home Credit. Okay, so sana po nakatulong ang video na ito sa inyo. And syempre, kung nagustuhan mo ang video na to, wag mo kakalimutan na i-like ang ating ang aking YouTube channel, Maos TV. I-subscribe, i-share, mag-comment kung meron kayong comment. Good or bad, walang problema yon. Basta makakatulong tayo sa mga viewers natin or matutulungan nyo ako para mai-improve natin ang ating channel. Wala pong problema yan. And syempre, pwede nyo pong i-share ito. Okay? And huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like ang aking FB page. Ang aming pong mga product ay nakalagay dyan sa Maos page. And meron din po tayong personal page for vlogging. Nandiyan po nakalagay sa ating Queen Maos. Okay, so that's all for today's video. Sana po ay nakatulong sa inyong lahat. Keep safe everyone! And see you soon! Bye-bye! Ciao!